Marami pa rin nagpumilit ng lumusot sa checkpoint sa Alabang Zapote Road papasok ng Metro Manila kahit hindi sila exempted. Mailang nakipagtalo pa sa mga pulis. Apela naman ng mga health worker, magkaroon sana ng express lane para sa mga kagaya nilang frontliners. May report si Von Aquino. Alas 9 pa lang ng umaga, mahaba na ang tila ng mga sasakyan sa checkpoint sa Alabang Zapote Road, kung saan dumaraan ang mga motoristang galing Cavite papasok ng Las Piñas City. Employment ID lang muna ang chincheck ng mga pulis at iba pang dokumento para matiyak na pasok sa exemption ng mga makakalusot sa checkpoint. Hindi muna namin siya ginamit nang sa ganun na mapabilis po yung ating flow of traffic. Kasi medyo marami pa rin po yung volume ng sasakyan. At para maiwasan po yung pagkakaroon po ng delay dun sa mga ano natin, basic services, yung maghahatid ng pagkain, yung papasok sa mga kanya-kanyang opisina katulad ng ospital. Kahit pa hindi muna gumamit ang thermal scanner ang mga pulis, 2 oras pa rin daw naghintay sa pila sa checkpoint ang nurse na si Kiara Alabastro na patungo sa ospital sa Parañaque City. Naka-assign pa naman daw siya sa emergency room kung saan nila inaasikaso ang mga pasyenteng may suspected COVID-19. Sana po magkaroon po ng express lane para sa mga healthcare workers. Sayang naman po kasi yung oras na nasa-stay namin dito sa loob ng kotse. Imbis nakakapagbigay na kami ng service, lalo na po ako, naka-stay po kasi kami sa ER. Ang mga hindi pasado sa checkpoint, pinag-U-turn pabalik. Pero ang pamilyang ito na nag-counterflow, nakipagtalo sa mga pulis na sumita sa kanila. Uuwi na raw sila ng Parañaque City matapos bigong makabisita sa burol ng kaanak sa Naik, Cavite. May patay kami. Pumunta kami ng Naik. Tinataan kami doon. Meron kasing community guarantee. Kaya na community guarantee, paano kami? At saan kami kakain? Wala kaming pera. Hindi na kayo umalis sa inyong sa huli, hindi sila umubra sa mga pulis. Hindi rin nakalusot sa checkpoint ang rider na ito na kukuha raw sana ng sahod bilang construction worker sa Metro Manila. Sino kanina, construction kayo. Ngayon, sahod na naman. Construction ko. Papasok ako sa trabaho, kanyo ho. Hindi po, wala nang sahod ko. Kahit na po, nandito po kasi yung mga pinapayagan lang, sir, ma'am. Pabalik na lang kayo. Pabalik na lang po. Pinag-U-turn din ang rider na ito na pauwi raw ng Rizal. Sinabi naman sa'yo yung exemption dun, di ba? Yung pwede sige, lang naman. Sige na, huwag na naman ipagtalo, kuya. Sige na po. Yung kasama mo kasi, sir, ayun na. Ang mga may pangangailangan medikal, pinayaga makapasok. May procedure sa inyo? Oo, ito may request ako for transfer. Okay. Pinayagang ho ba kayo maka... Okay naman, kasi kailangan eh. May mga mabubuting loob naman na namigay ng libreng hand sanitizer sa mga pulis, mga bombero at sundalo na nagmamando ng checkpoint. Nag-ambag-ambagan kami para makapag-provide ng hand sanitizer. Then kami naman, kung merong mabubuting puso dyan, kung may merong kayong ano, pwede naman kayong pumunta dito, mag-donate sa kanila. Huwag na lang puro reklamo. Gawin nyo na lang kung ano yung tama. Von Aquino, GMA News.